Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng UI para sa inventory. Last time, gumawa tayo ng inventory system. Kung hindi nyo pa napapanood yung series na yon, panoorin nyo muna para makasabay kayo dito. Kung makikita nyo, dito tayo nagtatapos nung nakarang episode. Meron tayong player na pwedeng pulutin yung mga items and na-store natin sila sa inventory. Ang gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng UI para mapakita natin sa player kung ano na yung mga nakuha nating items. Una, i-import muna natin yung asset na gagamitin natin. Kaya i-drag lang natin dito sa arts folder. Kung gusto niyo rin makuha lahat ng asset na ginamit natin sa video na to, naglagay ako ng link sa description. Papalitan lang natin yung settings ng sprite natin. Una, yung sprite mode, gawin lang natin itong multiple para ma-slice natin niya mamaya. Yung pixels per unit, gagawin lang natin itong 17. Yung filter mode, dahil pixel art to, gagawin lang natin itong 0.2 filter. Tapos yung compression, gagawin lang natin itong none. Apply lang natin yung changes, tapos punta tayo dito sa Sprite Editor. Dito sa loob, i-extract lang natin yung slot pati yung background. Zoom na natin sa slot, tapos click and drag lang natin hanggang sa sumakto sa box sa slot. Ganun din ang gagawin natin sa background. Pagkatapos, pindutin na natin yung apply. Sunod natin gagawin, gagawa na tayo ng canvas. Right click lang natin dito, UI, tapos canvas. Dito sa inspector, yung UI scale mode, papalitan lang natin to ng scale with screen size para mag-scale yung canvas sa tamang size kahit anong size ng screen natin. Tapos yung reference resolution natin, gagawin lang natin tong 1920x1080. Tapos, sa loob ng canvas, mag-create tayo ng empty, tapos papangalanan lang natin tong inventory UI. Tapos punta tayo dito sa anchor presets, hold lang natin alt and shift, tapos pindutin natin yung stretch. Kung makikita nyo sa scene view, naka-stretch na yung object natin. Sa loob na inventory UI, create ulit tayo ng empty, tapos papangalanan natin tong content. Sa anchor preset, hold lang ulit natin yung alt and shift, tapos pindutin natin yung stretch. Sa loob ng content, create naman tayo ng UI, tapos image, papangalanan naman natin tong background. Dito sa image, yung color, papalitan lang natin to sa black, tapos yung alpha, gawin lang natin tong 108, tapos i-stretch lang ulit natin to. Tapos sa loob ng content, kikreate ulit tayo ng UI, tapos image. Dito sa width at height, gagawin lang natin itong 1000x1000. Tapos sa sprite, buksan lang natin to, tapos i-drag lang natin yung UI sa loob ng sprite field. Tapos sa loob ng inventory panel, kikreate ulit tayo ng empty object, tapos papangalanan naman natin itong slots. Dito sa anchor preset, gagawin lang natin itong stretch, tapos sa top, gagawin lang natin itong 30. Tapos mag-a-add tayo ng grid layout group component. Sa cell size, gagawin lang natin itong 130x130, tapos sa spacing, gagawin lang natin itong 29x29. Finally, dito sa child alignment, gagawin natin siyang middle center. Tapos sa loob ng slots object, kikreate naman tayo ng panibagong empty object. Papangalanan naman natin tong slot template. Sa loob ng slot template, gagawa tayo ng UI, image, tapos papangalanan natin tong background. Sa width at height, gagawin lang natin tong 130x130, tapos i-drag lang natin tong slot image doon sa loob ng source image. Tapos sa loob ulit ng slot template, gagawa ulit tayo ng UI, image. Tapos sa source image, mamimili lang tayo dito ng kahit anong icon. Pipiliin ko lang tong health potion. Tapos sa loob ulit ng slot template, kikreate tayo ng UI, text mesh pro, tapos papangalanan naman natin tong stack amount text. Tapos sa anchor preset, alt shift natin, tapos pindutin natin yung bottom right. Tapos sa width at height, gagawin lang natin tong 0. Sa position x, gawin natin tong negative 4. Tapos yung sa y, gawin lang natin tong 21.5. Sa text, gawin lang natin tong mga 10. Tapos sa wrapping, gawin lang natin tong disabled. Tapos gawin natin bold yung text para makita natin ng maayos. Tapos yung font size, gawin lang natin tong 40. Tapos finally, yung sa alignment, gawin lang natin tong right at middle. Pagpunta natin sa game view, ito na yung itsura ng slot natin. Pagkatapos, gawin lang natin prefab tong slot template. Kaya punta tayo sa prefab folder, tapos i-drag lang natin yung slot template doon sa loob ng folder. Tapos i-duplicate lang natin to hanggang sa mapuno na yung inventory natin. Dahil sinet up natin ng maayos yung grid layout group component, siya na ang magagawa ng trabaho para sa atin. Pagkatapos, may papalitan lang tayo sa inventory item script natin para ma-support ng script yung UI. Sa baba ng stack amount, gagawa ulit tayo ng serialized field, private, int, slot index,
kailangan natin malaman yung slot index ng bawat item para malaman natin kung saang slot nakalagay yung item natin. Para mamaya kapag magre-remove tayo ng item sa list, mare-remove natin siya gamit yung slot index. Tapos sa loob ng constructor, sulat lang natin dito, slot index equals negative 1. I-default lang natin siya sa negative 1, meaning wala pa siya sa slot. Pagkatapos, gagawa na tayo ng getter and setter para sa slot index. Kaya sa baba ng reduce stacks, ilalagay tayo dito ng public void set slot index. Sa parameters, lagay natin int slot index. Tapos, gagawin lang natin dito, this.slotindex equals slot index. Tapos sa baba, gagawa naman tayo ng getter. Kaya isulat natin dito, public void get slot index. Tapos, i-return lang natin yung slot index. Yan lang ang gagawin natin sa inventory item. Sunod natin gagawin, punta tayo dito sa inventory system kasi gagawa tayo ng event. Kailangan natin to para malaman ng UI natin kung nag-add ba tayo ng item or nag-remove or kaya nag-update lang tayo ng inventory. Una natin gagawin, mag-a-add tayo ng using system sa taas para magamit natin yung event. Tapos sa taas na max size, gagawa tayo ng public action, lagay tayo ng angle bracket, tapos ilagay natin yung item inventory. Tapos papangalanan lang natin tong onAddInventory. Tapos sa baba, create ulit tayo ng public action, pangalanan naman natin tong onUpdateInventory. Finally, create ulit tayo ng public action, item inventory, tapos pangalanan naman natin tong onRemoveInventory. Pagkatapos, i-invoke na natin yung mga events sa tamang pwesto. Una, yung onAddInventory, i-invoke lang natin to kapag nag-create lang tayo ng item. Kaya dito sa baba, dito sa createItem function, pagkatapos natin i-add yung inventory sa list, i-invoke natin yung event. Kaya ilagay natin dito, onAddInventory, question mark, tapos .invoke, tapos ilagay natin sa loob yung item inventory. Sunod natin i-invoke ay yung onUpdateInventory. I-invoke lang natin to kapag nag-add lang tayo ng stack sa inventory or nag-remove ng stack. Kaya dito, nag-update tayo ng stack, kaya sa baba nito, i-invoke lang natin yung onUpdateInventory. I-copy lang natin to para paste lang tayo ng paste. Tapos dito, nag-add tayo ng stack, kaya i-paste natin dito. Tapos dito rin sa baba ng set stack, invoke natin yung event. Tapos dito rin sa baba ng add stack. Tapos sa loob ng try remove item, dito sa baba ng reduce stacks. Tapos dito rin sa baba nito. Finally, i-invoke naman natin yung onRemoveInventory na event. Kaya dito sa baba, nag-remove tayo ng item, kaya i-invoke lang natin yung event. Dito rin sa baba nito. Tapos dito rin. Save lang natin to, tapos punta tayo dito sa Unity. Tapos, mag-create tayo ng folder, pangalanan lang natin tong UI. Dito natin ilalagay lahat ng script natin related sa inventory UI. Sa loob, create tayo ng C# script, tapos pangalanan lang natin tong inventory slot. Tapos, i-select natin yung slot template, tapos i-drag natin yung script sa loob. Tapos, sa taas, i-apply lang natin to sa prefab para lahat sila meron na rin inventory slot script. Open natin yung script, tagalin lang natin tong start and update, pati yung collections at generic sa taas. Tapos, isulat natin dito, serialize field, private, item inventory. Tapos, sulat din natin dito, private bool, has item. Kailangan natin to para malaman natin kung meron na bang laman yung slot na to. Tapos, sa taas, lagay tayo ng using unityengine.ui, tapos using TM Pro. Kasi kailangan natin gamitin yung image, pati yung text mesh pro. Kaya dito sa baba, lalagay natin, private image, item icon, pati private text mesh pro UGUI stack amount text. Tapos sa baba, gagawa tayo ng function, kaya public void setup. Dito natin isi-setup yung mga variables na ginawa natin. Kaya sa loob, sulat natin, item icon equals transform.find item icon.getComponent of type image. Kinukuha lang natin yung reference sa child ng inventory slot. Kaya makikita nyo dito, ito yung mga kailangan natin kunin na reference. Palitan lang natin yung pangalan nito sa item icon kasi yun yung nilagay natin sa script. Tapos apply lang ulit natin to sa prefab. Tapos sa baba, sulat naman natin, stack amount text equals transform.find stack amount text.getComponent of type textMeshPro UGUI. Tapos yung has item na boolean, i-default lang natin to sa false. Pagkatapos, gagawa na tayo ng limang function para mapagana yung inventory slot.
Una, gagawa tayo ng public void, add item inventory, tapos sa parameters, lagay natin item inventory, item inventory. Ito yung gagamitin nating function para mag-add ng item sa slot. Sunod na function na ilalagay natin, public void, remove item inventory, wala tayong ilalagay sa parameters. Tapos, lagay din tayo ng public void, update UI, ito yung gagamitin natin para i-update yung stack amount text natin, pati yung image sa slot. Tapos, lagay din tayo ng public bool, has item, tapos i-return lang natin dito yung has item. Finally, sulat natin public void set item, tapos ilagay natin sprite, item icon sprite, tapos string stack amount text. Sa loob nito, ilalagay natin dito item icon.sprite equals item icon sprite, tapos this.stackAmountText.setText, tapos ilagay natin yung stackAmountText. Ito yung gagamitin natin para mapalitan yung icon sa slot pati yung stackAmountText. Pagkatapos, punta tayo sa add item inventory. Ang gagawin lang natin dito, this.itemInventory equals item inventory. Tapos iset natin yung has item sa true kasi nag-add na tayo ng item. Tapos update lang natin yung UI. Dito naman sa remove item inventory, ang gagawin lang natin dito, item inventory equals null, tapos yung has item, iset lang natin to sa false kasi ni-remove na natin yung item. Tapos update lang ulit natin UI. Tapos dito naman sa update UI, i-check natin if padamdam, tapos has item, kapag wala tayong item sa slot, ilagay natin set item UI, sa loob ilagay natin null, pati string.empty. Palitan lang natin yung pangalan ng function sa set item UI, pagkatapos i-return lang natin. Pero kapag meron tayong item sa slot, ang gagawin lang natin dito, kapag yung stack amount ng item natin ay less than or equals to 1, hindi natin ipapakita yung stack amount text. Pero kapag greater than to 1, ipapakita natin yung text. Kaya dito, isulat natin, switch, sa loob ilagay natin item inventory that gets stack amount, tapos lagay tayo ng curly brace, case yung stack natin ay less than or equals to 1, lagay lang tayo ng break, sa gitna, sulat natin, stack amount text that game object, the set active, ilagay natin sa false. Hindi natin ipapakita kapag yung stack ng item natin ay less than or equals to 1. Tapos i-update lang natin yung text kaya stack amount text that set text, tapos ilagay natin item inventory that gets stack amount. Copy lang natin to, tapos i-paste natin sa baba. Kapag naman greater than to 1 yung stack ng item natin, papalitan lang natin to sa true. Yan lang ang gagawin natin sa switch statement. Tapos sa baba, lagay lang natin dito set item UI, sa loob isulat natin item inventory that get item that item data that display icon, tapos ilagay din natin yung item inventory that get stack amount that to string. Tapos dito sa setup, iset lang natin yung item icon sa null, tapos yung stack amount text sa string.empty. Tapos update lang natin yung UI. Save lang natin to, tapos punta tayo dito sa Unity. Mag-create ulit tayo ng panibagong script. Pangalanan naman natin tong inventory UI. Dito na natin i-handle lahat ng inventory slot natin, pati yung mga event sa inventory system. Tapos i-drag lang natin to sa inventory UI object natin, tapos open na natin to sa Visual Studio Code. Dito, tagalin lang natin tong start and update, pati yung system.collection sa taas. Gagamitin natin tong generic dahil gagamit tayo ng list. Tapos kailangan natin ng reference sa inventory system, kaya serialized field, private, inventory system, inventory system. Lagay din tayo ng serialized field, private transform, content. Tapos, kailangan din natin ng reference para sa parent ng lahat ng slots natin. Kaya ilagay tayo dito ng serialized field, private transform para sa slot parent. Tapos, lahat ng slots, kailangan natin i-store sa list. Kaya ilagay tayo dito ng serialized field, private list of inventory slot, pangalanan lang natin tong inventory slots. Tapos, punta tayo sa Unity, isa-setup na natin yung mga reference. Dito sa inventory UI, una, kailangan natin ng inventory system. Yung inventory system natin nakalagay sa player, kaya i-drag lang natin yung player object doon sa loob ng field. Tapos, yung content, i-drag lang natin to sa loob. Finally, yung slot parent, i-drag lang natin tong slots doon sa loob ng field. Punta ulit tayo dito sa script, lalagay din tayo ng private bool, panel active, gagamitin natin to para ma-open and close natin yung inventory UI. Tapos, punta tayo dito sa start, una, ilalagay natin yung mga slots sa list natin. Pwede nyo naman gawin to manually sa inspector, pero mas madali kapag dito natin ilalagay sa start. Para pag magdadagdag pa tayo ng mga slot, hindi na natin kailangan i-drag pa ulit. Kaya dito, lagay natin, inventory slots equals slot parent that get components in children. Kailangan plural yung get components natin para i-return sa atin yung list. Tapos yung type, gawin natin tong inventory slot. Tapos that to list. Kung makikita nyo, merong error to kasi kailangan natin ng system.link. Kaya dito sa taas, lagay natin using system.link. Kung makikita nyo, wala na yung error.
Pagkatapos, bago tayo mag-subscribe sa event ng inventory system, gagawa muna tayo ng apat na function para mapagana yung events natin. Una, lagay tayo ng private void setup slot. Dito natin isa-setup lahat ng slot natin. Kanina, hindi natin nilagay sa starting setup ng inventory slot natin dahil dito natin siya gagawin sa inventory UI. Tapos, lalagay din tayo dito ng public void add to slot. Tapos sa parameters, ilagay natin item inventory. Tapos pangalanan lang natin tong item inventory. Lagay din tayo ng private void remove to slot. Ganun din ilagay natin sa parameters. Tapos finally, ilagay tayo ng private void update UI slot. Pagkatapos, magsasubscribe na tayo sa events na ginawa natin kanina. Kaya ilagay natin dito, inventory system.onAddInventory plus equals add to slot. Ganon din gagawin natin sa onUpdate inventory pati sa onRemove inventory. Tapos yung panel active, isiset lang natin to based kung active ba siya sa hierarchy pag nag-start tayo ng game. Tapos i-call lang natin yung setup slot. Tapos dito sa loob ng setup slot, i-loop lang natin lahat ng inventory slots natin. Pagkatapos, ilagay lang natin dito, inventory slots i.setup. Tapos dito sa loob ng add to list, ikakopy lang natin tong loop. Tapos ipipaste lang natin dito. I-check muna natin if yung inventory slots i.hasItem. Kapag meron ng laman yung slot na yon, i-continue lang natin. Meaning, tuloy pa rin yung loop pero hindi siya tutuloy sa baba ng continue. Pero kapag wala ng laman yung slot, ang gagawin lang natin dito, inventory slots i.addItemInventory. Tapos ilagay natin yung item inventory. Tapos iset lang natin yung slot index ng item natin sa i. Tapos i-return lang natin to para hindi na siya maghanap ng panibagong slot. Tapos dito naman sa remove to slot, kailangan muna natin makuha yung slot index ng item na i-remove natin. Tapos i-check natin kapag yung slot index ay less than or equals to negative 1, ibig sabihin wala yung item sa slot. Kaya i-return lang natin to. Pero kapag greater siya sa negative 1, meaning nasa loob siya ng slot, kaya i-remove din natin yung item sa slot. Finally, dito naman sa update UI slot, i-copy ulit natin yung loop tapos i-paste natin dito. Sa loob, i-update lang natin lahat ng slots natin. Tanggalin ko lang tong naligaw na backslash tapos gawa muna tayo ng system para ma-open and close natin yung inventory. Kaya punta tayo dito sa update, i-check natin kapag hindi natin pinipindot yung tab. Pag hindi, i-return lang natin to. Pero kapag pinindot natin yung tab, i-invert lang natin yung panel active, tapos i-set active natin yung content based sa panel active natin. Save lang natin to, tapos punta tayo dito sa Unity. Pag pinili na natin, kung may kita nyo, pwede na natin i-open and close yung inventory natin. Tapos kapag kumuha tayo ng item sa ground, nadi-display na rin ng tama yung inventory UI natin. Kapag puno na yung inventory natin, syempre hindi na tayo pwedeng magpulot. Try natin mag-remove ng item sa inventory. Kung may kita nyo, nag-a-update na rin. Tapos kapag na-remove na yung item, pwede na ulit tayo magpulot ng panibago. Dito na nagtatapos ang inventory system tutorial series ko. Kapag meron kayong tanong, ilagay nyo lang sa comment below. Susubukan ko kayong sagutin lahat. And by the way, meron kaming Discord server kung gusto nyo mag-join. Pwede rin kayong magtanong doon. Nilagay ko yung link sa description. Tsaka kung gusto nyo supportahan yung channel ko, ilike nyo lang yung video and subscribe para makagawa pa ako ng maraming tutorial in the future. Kita-kita na lang ulit tayo sa next video.